Ibinenta ng babae ang engagement ring at pinagpalit ang kanyang asawa sa mas mayamang lalaki. Pero huli na ang lahat noong tuluyan niyang makilala ang lalaking pinalit niya. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Ikaw ang Nawalan. Walang makakapantay sa pagmamahal ni Ruel sa nobya niyang si Karin. Sa katunayan ay si Karin ang unang babaeng bumihag sa kanyang puso. At sa araw-araw na pagtarasal niya'y kasama na doon ang panalangin na sana'y si Karin na ang babaeng para sa kanya. 4 na taon na sila ng nobya. At sa kabila ng mga pag-aaway nila ay hindi nagbago ang pakikitungo at pagmamahal ni Ruel para dito. Sa katunayan ay mas nadadagdagan pa iyon dahil para sa kanya ay parte lamang iyon ng kanilang relasyon. Sa saktong 5 taon nila bilang magkasintahan ay tuluyan ng nakapagdesisyon si Ruel na mag-propose sa nobyang si Karin. Ginugol niya halos ang 1 linggo para sa preparasyon at pinag-ipunan niya talaga iyon para mabigyan lang ng romantikong kaganapan ang espesyal na araw na iyon. Bes, anong plano niyo ni Ruel sa anibersaryo niyo? Tanong agad ni Joy kay Karin nang makadalaw ito sa apartment na tinutuluyan ng dalaga. Ewan ko ba, nakakainis nga eh. Maggagabi na pero wala pa rin siyang paramdam. Naiimbyerno niya namang tugon sa kaibigan. Baka naman abala lang. Imposible naman kasing nakalimutan ni Ruel ang espesyal na araw niyo, di ba? O baka naman, may handog na sorpresa sa iyo. Kinikilig pang wika ni Joy. Akmang magsasalita na sanang muli si Karin nang tumunog ang kanyang cellphone. At nakita ang pangalan ng nobyong si Ruel ang nasa screen. Huminga muna siya ng sobrang lalim para mawala ang inis na nadarama bago sinagot ang linya. Hello? Panimula niya. Ha? Bakit? Nasaan ka? Hindi mo ba ako susunduin dito sa apartment? Ay, sige mahal. Wika niya, sabay patay sa linya. Oh, sino yun bes? Si Ruel ba? Usyoso naman agad ni Joy sa kaibigan. Oo, pinapapunta niya ako sa La Curva. Wow, sosyaling restaurant yun bes. O diba, sabi ko naman sa'yo eh, imposibleng nakalimutan niya ang anibersaryo niyo. Pero Joy, di siya bumati sa akin eh, kaya naiinis pa rin ako. Asus ang arte-arte mo, tara na. Magbihis ka na at magpaganda para makaalis ka na. May kaunting inis pa si Karin. Pero wala na siyang nagawa dahil ayaw niya namang baliwalain ang effort ng nobyo. Kaya naman pagkatapos niyang magprepara at magayos ay sumakay na siya ng taxi papunta sa La Curva at agad bumungad sa mga mata ng dalaga ang kandilang nakahugis puso pa. Doon na otomatikong nawala ang inis niya sa katawan. At napalitan ng isang matamis na ngiti. Mas lalo pang lumapad ang kanyang ngiti nang makita niya si Ruel mula sa di kalayuan na may bitbit na isang pompong ng mga bulaklak na sobrang ganda sa mga mata niya. Happy anniversary! Nakangiti niyang bati rito. Akala mo ano? Na nakalimutan ko? Pwede ba yun? Siyempre, hindi ko pwedeng kalimutan ang pinakamasayang araw ko nang sagutin mo ko noon. Tara na sa loob. Inilahad ni Ruel ang kanang kamay para alalayan si Karin. Pagpasok nila ay sila lamang dalawa ang naroon. Doon na rin sinabi ni Ruel na pinag-ipunan at pinaghandaan niya talaga ang gabing iyon para masolo ang babaeng mahal niya. Nirentahan niya kasi ang buong restaurant para maisagawa ang planong proposal dito. Matapos nilang kumain at magkwentuhan saglit ay doon na nag-iba ang tugtog ng violin at kasabay nga noon ay yung bigla ang pagtayo ni Ruel para yayain si Karin na magsayaw. Ikaw ha? May paganto ka pa talaga mahal. Salamat. Ikaw pa ba? Siyempre hindi naman ako papayag na hindi maging espesyal ang gabing to lalo pa sa pinaplano ko. Ha? Plano?
Pagkasabi nooy doon na lumuhod si Ruel at hinugot ang singsing na nasa kanyang bulsa. Naiyak naman si Karin dahil ganitong-ganito talaga ang pinapangarap niyang proposal noon pa man. At masaya siya dahil natupad iyon ng nobyo. Mahal, please, pakasalan mo ko. Isang matamis na ngiti at paulit-ulit na pagtangulang ang naitugon ni Karin sa nobyo. Gusto niya mang isigaw ang oo niya, pero ng mga sandaling iyon ay hindi niya magawa. Hindi siya makapagsalita sa sobrang kagalakan. Mas lalo namang bumuhos ang kanyang mga luha nang yakapin siya ni Ruel at magsilabasan ang mga kapamilya at kaibigan nila na naging saksi sa proposal na iyon. Walang mapagsidlan ang sayang na darama ng dalawa sa gabing iyon. At dahil tapos na ang pagpropose ni Ruel ay susunod niya namang pagpaplanuhan at paghahandaan ay ang kasal nila ni Karin sa susunod na taon. Dahil dooy napilitan si Karin na umalis na sa apartment na inuupahan niya at tumira na sa bahay ng nobyong si Ruel. Masaya sila dahil hudyat lamang iyon para sa bagong buhay na tatahakin nilang dalawa. Kasama ang mga magiging anak nila sa hinaharap. Sa araw-araw na pagsasama nila sa iisang bubong ay nakakasiguro si Ruel na hindi siya nagkukulang sa pagpaparamdam kay Karin na mahal niya ito. Sa katunayan ngay hindi lang pagmamahal at pag-aalaga ang binibigay ni Ruel, kundi maski ang mga luho din ito para lang sumaya ang nobya. Pero kahit ginagawa niya na ang lahat ay tila hindi pa rin iyon sapat para kay Karin. Dahil nang bigyan niya ito ng mamahaling bag ay imbis na matuwa ang dalaga ay nagalit pa siya sa nobyo. Mahal naman, meron akong ganito eh, hindi ba binilan mo na ako nito noon? Maktol niya rito. Ah, ganun ba? Nako, pasensya na. Hindi ko na kasi matandaan eh. Ano bang kulay nun? Baka naman ibang kulay dito sa binili ko, di ba? Ayaw mo nun, may dalawa ka na nito. Mahal lang sabi ko. LV ang gusto ko. Ano ba naman to? Wala pa nga akong LV na bag eh. Masyado naman kasing mahal yun eh. Pero hayaan mo ha, pag-iipunan ko. Ngayon kasi, mas pinag-iipunan ko muna ang kasal natin para sa susunod na taon. Pagtiisan mo na lang muna ako ah. Maganda din naman to eh. Mamahalin din to. Ayoko niyan, Ruel. Kung gusto mo, isauli mo na lang yan kung saan mo yan nabili. O di kaya, ibigay mo sa mama mo. Ayoko niyan. Naiinis na saad nito at tinalikuran na ang nobyo. Napahinga na lamang ng malalim si Ruel. Dahil alam niyang hindi nagustuhan ng nobya ang handog niya para dito. Kaya para hindi masayang ang perang ipinambili niya noon ay ibinigay niya lang iyon sa kanyang ina. Sa muli ay nag-ipon na lamang siya para sa pinapangarap na bag ni Karin. Alam niya kasing mahal iyon, kaya kailangan niya talagang pag-ipunan ng maigi. Ngunit sa pagdaan pa ng ilang araw, linggo at buwan ay tila unti-unting lumalayo ang loob ni Karin kay Ruel. Madalas na rin itong magalit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Bukod doon ay napapansin niyang hindi na nawawala ang paningin ni Karin sa kanyang cellphone. At minsan nahuhuli niya pa itong nakangiti habang may kapalitan ng mensahe. Kaya nang hindi na makatiis si Ruel ay nilakasan niya na ang loob niya at kinumpronta ang nobya. Mahal, sino ba yung laging kausap mo sa telepono? Parang ang saya-saya mo lagi. Ano ka ba? Wala to, si Joy lang to. Si Joy? Ganyan ang ngiti mo? Si Joy nga lang to. Parang hindi mo naman kilala. Nakaibigan ko yun, no? Tsaka bukas nga pala magkikita kami kaya aalis ako. May regalo daw siya sa akin eh. Regalo? Bakit? Nasaan ba si Joy? Kailangan ba talagang sagutin ko ang lahat ng tanong mo, Ruel? Wala lang. Magpahinga ka na dyan. Uwi na lang, bahala na lamang iyon ang binata dahil kampante naman siyang hindi magsisinungaling ang nobya sa kanya. Kinabukasan, pagdating na pagdating niya sa trabaho ay nadatnan niyang maraming bag at box ang nasa salas. Ilang sandali lang din ay lumabas na sa kwarto nila si Karin na may kausap pa sa kabilang linya. Joy, salamat. Sige, papatayin ko ng linya. Tila nauutal pa nitong wika at ibinulsa na ang kanyang cellphone. Sino kausap mo? Tsaka ano tong mga to? Si Joy ang kausap ko at sa kanya galing ang mga to. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? May regalo siya sa akin. At ito na yun, mahal. Ang dami naman yata nito. Tsaka
Elvi lahat? Ang mamahal ng mga to. Oo nga, ewan ko ba dun? Sa babaeng yun, masige ako, nabigla eh. Pero hayaan mo na. Basta nakapagpasalamat na ako sa kanya. Sige na mahal, magbihis ka na doon at maghahanda na ako ng hapunan natin. Masayang wika pa ni Karin. Gusto nang magduda ni Ruel sa ikinikilos ng kanyang nobya. Pero dahil sa 5 taon nilang magkarelasyon ay wala namang nagawang mali si Karin sa kanya. Kaya hindi niya na lamang iyon masyadong inintindi. Pero dahil hindi pa rin kumbinsido ang binata na galing iyon kay Joy lahat, kaya pasikreto niyang kinuha ang numero ni Joy at tinawagan ito noong siya'y nasa trabaho. Dooy nalaman niyang nagsisi ng maling nga si Karin dahil hindi naman pala galing kay Joy ang mga mamahaling bag at sapatos na nakita niya dahil umuwi ng probinsya si Joy dahil may sakit pala ang ina nito. Kaya naman gigil na umuwi si Ruel sa bahay nila pagkatapos ng kanyang trabaho at naabutan niya na namang may kausap sa telepono ang nobya. Sino yung kausap mo ha? Kalmado niyang tanong dito kahit ang totoo ay parang sasabog na siya sa galit. Oh, mahal, nandito ka na pala. Ito, si Joy ang kausap ko. Si Joy? Talaga bang si Joy yan? Nakausap ko si Joy kanina at sabi niya, wala daw siyang alam sa mga mamahaling bag at sapatos na natatanggap mo. Tapatin mo nga ako, Karin. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Si Joy nga to. Sige, kung si Joy yan, bakit hindi mo ipakausap sa akin? Hindi na nakaimik pa si Karin at agad na ibinulsa ang hawak na cellphone bago tumayo at nakipagtitigan pa kay Ruel. Sige na, aaminin ko na. Hindi nga si Joy ang lagi kong kausap at ka-text. Hindi rin galing kay Joy ang lahat ng mga mamahaling bag at sapatos na natatanggap ko. Kung ganun, saan galing ang lahat ng yun? Huwag mo nang alamin, Ruel. At bakit hindi? Fiancé mo ko at ikakasal na tayo sa susunod na taon. Hindi ba't kailangan na nating sanayan ang mga sarili natin na magsabi sa isa't isa? May tinatago ka ba sa akin, Karin? Ilang segundo ding hindi nakasagot ang dalaga. Nang muli naman siyang questionin ni Ruel ay doon pa lamang ay hindi na siya nakapagsalita. At nang sumagot na nga siya, oo na! Galing ang lahat ng yun kay Gary. At siya din ang lagi kong kausap. Gary? Huwag mong sabihin na. Oo, Ruel. Nobyo ko si Gary. Pasensya na pero napagtanto ko na hindi pala ako kontento sa lahat ng kaya mong ibigay. Si Gary kahit anong ituro at hingin ko, binibigay niya agad. E ikaw? Simpleng LV bag lang ang gusto ko aabuting pa ng ilang buwan bago ko makuha. Nasaan na yung sinabi mo na gagawin mong lahat para mapasaya ako? Bakit, Karin? Hindi ko na ba ginagawa ang lahat para sa'yo? Para maging masaya ka? Hindi, Ruel. Kulang na kulang pa. Pagkasabi nooy muli niyang kinuha ang cellphone sa kanyang bulsa at pinadalhan ng mensahe si Gary. Sino yung tinatext mo? Sino pa nga ba? Ay, si Gary. Magpapasundo na ako dito dahil aalis na ako. Ayoko na ng drama sa buhay ko, Ruel. Nang mga sandaling iyon ay agad nilapitan ni Ruel ang nobya. At walang pagdadalawang isip na lumuhod sa harapan nito. Mahal, parang awa mo na. Huwag mo naman gawin to. Mahal mo naman ako, diba? Talaga bang isusuko mo ng 5 taon natin para lang dyan? Ikakasal na tayo. Pagmamakaawa niya rito. Ngunit hindi sumagot si Karin. Bagkos ay pumasok lang sa kwarto para makapag-impake. Lahat na yata ng pagmamakaawa ay ginawa ni Ruel ng gabing iyon, pero ayaw siyang pakinggan ni Karin. Ilang minuto lamang din ang lumipas ay may dumating na kotse at doon na lumabas si Karin, bit-bit ang lahat ng kanyang gamit. Sinubukan pa siyang sundan ni Ruel pero tila ba'y nasilaw ang nobya sa kayamanang mayroon ang gari na iyon. Dahil buo na agad ang pasya nitong iwanan siya. Napakasakit para kay Ruel ang nangyari. Wala naman sana siyang ibang hinangad kundi ang maging masaya kasama ang babaeng mahal niya. Pero sa isang iglap ay gumuhang lahat ng pangarap niya. Sa huli ay wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na tuluyan na siyang iniwan at ipinagpalit ni Karin sa mas maperang lalaki. At magsimula ng panibagong buhay na siya na lamang mag-isa. Samantala, ibinenta naman ni Karin ang engagement ring nila ni Ruel para makabawi sa bagong nobyong si Gary at mabilhan ito ng regalo.
Alam niyang hindi na iyon kailangan ni Gary dahil sobrang yaman nito, pero dahil gusto niyang makabawi man lang dito, kaya binigyan niya pa rin ito ng regalo. Nakatira na siya ngayon sa malaking bahay ni Gary at nagbuhay rin na si Karin sa loob ng ilang araw. Bukod doon, pinangakuan pa siya ni Gary na papakasalan siya sa kahit saang simbahan na bagay na kinakapitan niya naman ngayon. Ngunit makalipas lamang ang isang buwang pagsasama nila sa iisang bubong, ay doon na lumabas ang tunay na kulay ni Gary. At sinasaktan siya nito kahit sa mga simpleng bagay lamang na hindi magustuhan nito. Katulad na lamang isang araw na namali si Karin ng pagprepara ng damit na isusuot nito sa opisina, kaya nasampal siya ng binata. "Gary, nasasaktan ako." Halos mangiyak-ngiyak pang sambit ni Karin habang hawak-hawak ang kanyang pisngi na pinasadahan ng palad ni Gary. "Masasaktan ka talaga kapag pinagpatuloy mo yung pagiging tanga mo. Ang simple-simple na nga lang ng gagawin mo, hindi mo pa magawa ng tama. Palamunin ka na nga dito sa bahay ko, wala ka pang silbi." "Pasensya na Gary, hayaan mo, sa susunod tatanungin na lang kita." Hindi na sumagot pa ang binata at lumabas na ng silid. Habang si Karin may hindi pa rin mapawi ang mga luhang patuloy na nagsisibagsakan. Iyon ang unang beses na sinaktan siya ng isang lalaki. Dahil noon, sa kamay ni Ruel ay kahit kaunti ay wala siyang maalalang dinampian siya nito sa kamay. Hapon niyon ay bumawi naman si Gary at humingi ng tawad. Bukod doon ay binigyan pa siya nito ng panibagong bag na mamahalin, kaya bumalik ang saya sa sistema ni Karin. Kunit ang akala niya iyon na ang una't huling beses na sasaktan siya ni Gary, ay hindi pala dahil nasundan pa at nasundan iyon. Matapos ang pananakit na ginagawa ni Gary sa kanya ay binibilhan siya nito ng mga gamit o di kaya'y alahas bilang paghingi ng tawad. Pero hindi kailanman matatakpan ng mga mamahaling gamit at alahas ang mga pasa sa katawan ni Karin. Dahil nung minsan makipag-FaceTime si Joy sa kanya, dahil nakarating na rin dito ang balita, ay doon niya napansin ang mga pasa sa mukha ng kaibigan. "Diyos ko, Bes, sinasaktan ka ba ng Gary na yan?" "Joy, wala to. Aksidente lang to." "Aksidente? Huwag kang magsisinungaling sa akin dahil hindi ka papasa. Sinasaktan ka nun, no?" "Kasalanan ko rin naman, Joy. At pumapayag ka na lang na gawin kanyang punching bag? Lumaban ka nga, Karin. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, ang ganda-ganda ng buhay mo sa piling ni Ruel. Mas pinili mo talagang maging masalimuot? Ika nga nila, nasa tamang daan ka na, lumihis ka pa. Umalis ka na dyan." "Pero Joy..." "Anong pero? Nanghihinayang ka. Saan? Sa pera niya? Aanhin mo naman ang kayamanan niyan kung hindi nasasanay siyang saktan ka. Hindi ka pa nga niya asawa eh. Kay Ruel kahit mahinang pagkurot hindi mo naranasan." Sa mga sinasabing iyon ni Joy ay doon na napaisip si Karin. Tunay nga namang mahal na mahal siya ni Ruel at kahit pagkurot ay hindi nito nagawa sa kanya. Doon niya napagtanto na aanhin niya naman ang yaman ni Gary kung magiging impyerno rin naman ang buhay niya sa piling nito. Kaya naman nang nasundan pa ang pamimisikal ni Gary sa kanya, ay doon niya na naisipan na umalis doon at hiwalayan ang binata. "Aalis ka? San ka naman pupunta? Sa dati mong kinakasama. Baka nakakalimutan mo ka rin na iniwan mo siya. Sa tingin mo ba tatanggapin ka pa doon?" "Hindi siya katulad mo, Gary. Mabait si Ruel at mahal na mahal niya ako." "Mabait? At mahal na mahal ka? Eh bakit mas pinili mong sumama sa akin kaysa manatili sa kanya? Kaya kong ibigay ang lahat ng luho mo sa katawan ka rin kaysa sa Ruel na yon." "Oo, hindi nga maibigay agad ni Ruel sa akin ang mga luho ko. Pero ginagawa niyang lahat para maging masaya ako. At minsan ay hindi niya ako nagawang saktan. Hindi tulad ng ginagawa mo sa akin ngayon." "O sige, umalis ka. Pero itong tatandaan mo ka rin. Sa oras na lumabas ka sa bakuran kong hinding-hindi na kita tatanggapin pang muli kahit lumuhod ka pa sa harap ko." Alam ng dalaga na tinatakot siya ni Gary pero hindi siya nagpatinag at umalis pa rin ng bahay na iyon. At habang naglalakad palayo sa mansyon, ay doon niya napagtantong isang malaking pagkakamali ang ginawa niyang pag-iwan sa lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Walang iba kundi si Ruel. Maliban doon ay napagtanto niya rin na aanhin niya naman ang mga mamahaling gamit at alahas na kayang ibigay ni Gary sa kanya kung hirap itong ibigay ang masayang buhay na nais niya. Mas pipiliin niya pang simple, pero masayang pagsasama.
Walang makapagbibigay noon kundi si Ruel. Napagpasyahan niyang bumalik sa bahay ni Ruel pero ganoon na lamang ang gulat niya nang makitang wala ng tao sa bahay at may karato lang nakalagay na ibinibenta na ito. Sakto namang nilapitan siya ng isang matandang babae at nakipag-usap sa kanya. "Magandang araw, iha. Anong atin?" tanong pa nito sa kanya. "Magandang araw po, ale. Bakit po may karatula na dito?" "Ah, ako po ang inatasan ni Sir Ruel na ibenta tong bahay at lupa niya. At ang perang kikitain ay ibigay ko daw sa mga magulang niya. Mahigit isang buwan ang walang tao sa bahay na to, iha." "Bakit po? Nasaan na po ba si Ruel?" "Nasa ibang bansa na si Sir Ruel at doon na siya magtatrabaho at maninirahan. Mukhang wala nang ang planong bumalik dito eh dahil ipinagbibili niya itong bahay at lupa niya." Sad pa nang matanda na siyang labis na ikinalungkot ni Karin. Bagsak ang mga balikat niyang naglakad habang ang mga likido sa kanyang mga mata ay hindi natigil sa pagbagsak. Ngayon ay labis-labis ang pagsisisi niya dahil ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya ay sinayang at binaliwala niya lamang. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang, Ikaw ang Nawalan.